Kami nag-start ng pagtatapa since 1974. Magulang ko, ito ang kanyang trabaho. Kinagisnan ko na. Hindi pa ako tao, trabaho nila yan. Hanggang ngayon, ito pa rin aking trabaho. The Department of Trade and Industry set up the One Town, One Product program back in the early 2000s. The program is said to enable localities and communities to determine, develop, support, and promote products or services that are rooted in its local culture, community resource, creativity, connection, and competitive advantage. As their own pride of place, these are offerings where they can be the best at or best renowned for. Whether or not it has stimulated the economy, we don't really know yet, but the idea of highlighting, preserving, and pushing one particular product in one municipality is a great step towards geographical indication and protection for our products. In Lucena, Tinapa secured its spot as the city's OTOP. Unbeknown to many, various businesses here have been producing boxes of this well-loved smoked fish recipe Tinapa for decades. In Barangay Market View, neighboring Tinapa stores, all producing their own versions of the product, blanket the streets in a sweet aroma of smoke on most mornings. One of those stores is owned by the Ferrer family, one of the pioneering makers of Lucena's prized Tinapa. Ako si Risty Ferrer, may asawa at may walong anak. Nakatira sa Market View, Lucena City. Nagtatapang aking magulang ay sadyang hirap na hirap sila. Dahil wala nga silang katulong, mother and father lang silang magkatulong. Ay para bag ako'y naawa rin sa kanila. Kaya ang ginawa ko talaga nung una, ako'y tumulong sa aking magulang sa pagtatapa. Nung ako'y binata pa. Ay ang father ko naman ay kilala sa Peace Corps, Open Credit. Hindi ako lagi yung sinasama para ikaw nga makilala din ako. Ang aming pinagsimula ay maliit lang siya, parang kubo lang. Ngayon itong building na ito, sa father ko ito, akin lang minana. Akin pinagpatuloy nga, naglipat kami dito. Nung kinalaunan, bang katagalan, kami dalawang mag-asawa ng sarili na. Ako si Elizabeth Godoy Ferrer, 68 years old. Nagre-retail ako ng tapa, naglalako ako noon eh. Tapos siya ay nagtitricycle. Pagkatapos niyang magtricycle, siya ang naglalaga. Kami lang ang nagtatrabaho noon. Pag kami sandi siya pwede, ako ang naglalaga, ako ang nagtatapa. Kaming dalawa lang manumano. Walo kasi ang anak namin, dami. Kahit mahirap, di magtsatsaga ka. Ang tapa dito, para bagang homemade. Talagang pinauusukan siya hanggang siya ay maluto. Una, idadali mo siya doon sa tubugan ng isda na may tubig at may asin. Magpapakulo ka ng tubig sa kawa. Pag kung siya kumukulo na yung tubig na yun, yung isdang mong binabad sa ikaw ang tawag dito sa ikan, yung ilalagay na sa tray. Siya namang itutubog buro sa nakulang tubig. Pag umuli siya, hihanguin mo na. Kasi baka mamaya, masubrahan. Sa isa mong hihahanay. Thank you.
Pag sila pumula na, hahangkumain mo siya, iyon naman pala lamigin. Tapos ibang market mo na. Inaayos lang namin yung pagtatapa. Nagugustuhan naman nila kung saan sambayan. Yun naman nasa proseso para makilala yung tapa mo. Hinahanap nila yun eh. Kahit maraming magtatapa, pag alam yung pangalan, yun ang kinukuha nila. Sa pagbaba ni studio ng isang tao, sa pag-asin, kasi pag sumubrang asin mo, maalat siya. Pag naman napatabang, hindi mo pwede. Kaya ang ginagawa ko diyan, estimate na yan. Wala akong measurement, basta yung lalagyan siya asin, kasi yun ang kilagisan ko na sa aking magulang, sa pag-asin din. Magandang kumita ng pera sa tinapa, kaya napakahirap. Tinuruan ko sila ng pagtatapa. Kaya ang gumaya sa akin ng anak ko ay di sila yung anak. Kasi alam niya eh, ang proseso at natuto nga sa pagtatapa, magandang kumita. Siyempre, yung ikay single pa, hindi ka naman interested. Kaya lang, siyempre, nung nag-start ako sumama-sama sa biyahe ni nanay, kumikita ako ng pera. Naging interested na rin akong mag-start ng business dito. Tsaka ginabayan naman ako ng magulang ko, kaya magaan. Hindi ako nagsimula sa scratch. May materyales na, may puhunan ka na, may suki ka na talagang pagbibigyan. Misa kumuha kami ng isda, ay meron bang ikang maganda ang kanyang ibabaw, eh, siyempre nakuha mo na. Yung parang ilalim niya pangit, doon kami nalulungin. Ay kaya rin pinagpatuloy ko, di sige lang, hanggang ay laban lang. Ganyan talaga trabaho eh. Yan, kapagpatuloy namin yan. Malaking tulong sa amin ang pagtatapa. Yun ang bumuhay sa aming mag-anak. Pagpapalaki ng mga anak namin. Naging maalwan din kami dahil sa tinapa. Kaya hindi namin maiwan kahit na sabihin ng mga anak namin na huwag na kaming magtapa. Eh, nagtatapa pa rin kami. Kailangan ay matyaga ka. Tsaka kailangan mahal mo yung hanap buhay mo. Kahit mahirap, masaya ka naman, ay eh, okay na rin yun. The decades-old tinapa-making tradition of the Ferrer family holds narratives of hard work and an undying dedication to the craft. Through Restituto, Elizabeth, and Leia, the story and the pursuit to preserve the tradition of our favorite Lucenahin smoked fish will live on.